niya ako para masigurado niyo. Karahasan. Advance ako mag-isip. Advance ako mag-isip. Sexual. Ang ako kurumbana, dili kurumbanahan ako mutupad. Kaya nanimaho na kuno ko. Horror. Sino yung kasama mo? O droga. Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. Na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Masusumbungan. Tawagan mo lang idol at ika'y kanyang pakikinggan. Isumbong. Isumbong. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Mayong buntag mga idol. Ako si Tito Bong. Ate Grizzy, ipakilala mo na ang sarili mo. Magandang umaga, mga idol. Magandang umaga, Tito Bong. Alam mo, Ate Grizzy, nagtataka talaga ako sa pagbagsak ng iyong hair. Bakit? Buhay pa ba ang naggupit sa'yo? Sinakal ko na. Sinakal mo? Talaga. Natuwa ako masyado. Pero kung sakasakali man ang ating pinakamamahal na purok leader ang siyang magupit sa'yo, kaya mo ba siyang i-introduce ngayon? Ayoko naman. Ito na nga pala ang pakakasalan ko. Ang my one and only loves, Pangulong Dagong! Mayong buntag, Pangulong Dagong, and welcome sa imong programa. Salamat at na-claim nyo talaga na programa ko pala ito. Malapit ko na makalimutan, may programa pala ako dito. Alam nyo, sa sobrang dami ng problema ang kinakaharap ng bansa, hindi may iwasan. But anyway, thanks to you, Tito Bong and Ate Chrissy, dahil nandito kayo, sinusuportahan nyo ang ating programa. Oh, naman. Maraming salamat. Of course! Loves kita eh. Sa ating mga kababayan na mga Ilunggo, mga Bicolano, mga taga-Pampanga, Pangasinan, mga Muslim, kahit saan man kayong Dako Bicolano, salamat po sa inyong walang sawang suporta. Mga Tagalog, mga Iksunog, Bisaya, salamat sa inyong lahat. At most especially... Yun, no? Ano? Yan na naman! Rawr! Ginagalit mo talaga ako, Pangulong Dagong. Lagi na lang. Hindi, ma'am. Kasi hindi natin pwedeng i-discredit yung mga yan. Alam mo namang nagsiselos ako sa mga babaeng yan. Bakit lagi mong minimension sila? Ma'am, pero huwag ka magalit kasi kasali din kasi sila sa survey, ma'am. Paano tayo mananalo kung i-minus natin? Pero wala naman kasing naging kayo ni Pangulong Dagong at tama, Crazy. Tama. Bakit ka naman nagsiselos? Kaya nga. Alam ko malapit na maging kami. Nire-ready ko na. Nire-ready mo na yung alin? Na maging kami. Actually, hindi naman kami. Magiging mag-asawa na kami ni Pangulong Dagong. May tanong lang ako, ma'am. Ano yun? Papayag. I do. Papayag ba yung... Papayag ako magpakasal sa'yo. Hindi. Ang tanong ko, papayag ba yung anak mong si Bambi? Bambi? Si Bambi at si... You know, Bambi is such a good boy. I know he will accept my decision and he loves you. Diba, Pangulo, isang brand na niyan siya ng mantika? Anyway, let's begin. Oras na para sa inyong mga iba't ibang klase ng inyong mga sumbong. Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Chrissy. Isumbong ko lang ang kasamahan ko sa trabaho na si Juliet. Kasi pag nalalasing siya, tumatakbo-takbo at nagpapahabol-habol. Ano po ba ang narapat namin gawin sa kanya? Si Michael po ito ng Mambog, Binangonan, Rizal. Mike, kung mag-inuman kayo dun kayo sa loob ng kulungan para hindi siya makalabas pag nalasing. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pa ang sumbong, Ate Chrissy, Tito Bong at Pangulong Dagong. Isumbong ko lang ang kaibigan ko na si Merge. Tuwing may inuman kasi,
hindi siya sumasama kasi masakit daw ang ulo niya. Ano po ba ang totoo? Si Canor Jr. po ito ng Nova Liches Bayan. Naku, anak ni Mang Canor yan. Alam nyo, anak ni Mang Canor. Parang nandyan yata yung totoong Mang Canor. Alam nyo, sa totoo lang, pag sinabi ng kumpare mong masakit ang ulo niya, ibig sabihin, wala siyang pera. Eh, anong klase kayang ulo yun, pangulong dagong ang sumakit? Ulo ng bote. Next. Sumbong kay Pangulong Dagong. Isa bang sumbong, Ate Chrissy, i-shoot mo na. Shoot na. Sumbong is from Manzo. Go ahead. Magandang umaga, Pangulong Dagong. Tito Bong and Ate Chrissy. Isusumbong ko lang po sana itong katabi ko dito sa tindahan namin sa palengke. Bakit? Kasi po, ang tinda ko ay talong. Lagi po niyang hinihimas. Ay. Tapos, paghahawakan ko po yung tinda niyang tilapia, nagagalit po siya. Pero pag hinahawakan niya naman po ang tinda kong talong, hindi naman po ako nagagalit. Ano po kayo ang gagawin ko? Ano po ba ang nararapat gawin dyan, Pangulo? Any comments mula sa iyo? Dahil alam kong eksperto ikaw sa pagsagot. At eksperto si Pangulo sa paghawak ng tilapia. Alam nyo, ito. Kasi alam nyo, may mga ganoon ang tao, misa, we have our own pride. Maselos siya paghawakan yung tilapia mo. Yung talong mo, tapos ikaw nang paghawak sa tilapia niya, magsiselos din siya. Kaya mas maganda, gawin nyo ng paksiw, ihalo nyo na yung tilapia, ipaksiw mo, haluan mo ng talong. Para wala ng problema. Pero kiss, tanggalan mo muna ng kaliskis. Yung tilapia. Yung talong. Dapat wala lang hasang yan. Yung tilapia. Yung talong. Di ba, Ate Chrissy, violet-violet ang kulay niyan? Wala niyan yung talong? Hindi, yung tilapia. Nabugbog pala. Yung tilapia? Yung talong. Ay, masarap kayang itorta yan. Yung talong? Yung tilapia. Yung talong. Di ba may mga buto-buto yan? Yung talong. Oo. Di, yung tilapia. Hindi, kasi alam nyo, tingnan nyo, pula pa rin ang hasang. Nang tilapia. Nang tindera. Kasi dalaga pa. Yung tindera? Yung talong. Alam ko yung tilapia. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa ba ang sumbong? Dito naman tayo sa ating linya, sa ating telepono. Hello, Idol. Ano po ang pangalan mo? Hello? Dali lang. Hello, wala kababaya. Pa hello, Idol. Hello? Magandang tanghali. Oh, kasi man eh. Si Ray ng Taguig. Ha? Si Ray po ng Taguig. Ray ng, anong trabaho mo, Ray? Parang galit si Ray. Driver po, Pangulo. Driver, basta driver. Maraming babae. Ayan tayo eh. Umamin na. Umamin ka na. Buti na lang DJ ako, hindi ako driver. Ray, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Go na! Pangulo, sumbong ko na yung kapitbahay namin. Bakit, Ray? Kasi stayin ako sa trabaho. Hmm. Tatawagan ako ng anak ko. May utang daw ako, labi ng utang. Oh. Sino bang lang? Ako yung kapat ko. Oh. Nalimutan ko mali, magkita kami. Pag nakita kami, di naman ako sinisingil. Di ko alam anong problema niya. Sino bang nangutang kasi doon? Eh, wala ka naman. Ay, sabi ka, may utang daw ako eh. Matagal na raw. Alam mo bakit hindi kanya sinisingil ng personal? Kasi yung utang mo ay utang na loob. At okay. Least, at least, ang importante dito, Pangulong Dagong, may loob ka pa. Laman, saan mo gusto? Laman?
Mili ka utang na laman, utang na loob. Utang na loob na lang. Dahil dyan, binagsakan tayo ng tawag. Isa pang sumbong mula dito sa ating pinakamamahal na text line. Pangulong Dagong, Ate Chrissy at Tito Bong. Magandang umaga po sa inyo. Yes. Isumbong ko lang ang kapitbahay namin na ubod na ng ingay. Kahit madaling araw at kasarapan ng tulog namin, nagbubunga pa siya sa kanyang asawa. Ano po ba ang gagawin ko dito? Mm. Si Jane po ito ng Las Piñas City. Jane, mawalang galang lang, Jane. Palayasin mo na lang yung asawa ng kapitbahay mo. Siya ang dahilan bakit nagbunga nga yung asawa eh. Pag wala na yung asawa, tahimik wala na yung isa. Sumbong kay Pangulong. Isa pang sumbong, Ate Chrissy, i-shoot mo na. Okay, the sumbong is from Chan Fushigo. Isumbong ko lang po, Pangulong Dugong, Tito Bong, and Ate Chrissy, ang mayor namin dito sa Navotas. Bakit? Nagdeklara po kasi ng lockdown, pero wala silang binibigay na ayuda or relief. Ano po kayang gagawin namin? Well, sandali, tawagan ko muna mga sekretarya ko, ha? Kung may ayuda pa bang natira, kasi sa bahay wala na rin akong ayuda. Pati yung, ano yun, yung, kahit yung dilata nun, pati lata, kinain ko na. Wala na talaga. Makakaloka. Basta pag nag-lockdown, ingat lang kayo, huwag na maglabas para hindi na dumami ang virus. Tama. Isa pa ang sumbong, sa mobile phone tayo. Magandang tanghali, Idol. Magandang tanghali din, Idol. Anong pangalan mo? RJ po. Bilisan na natin to. Anong, sir, lakasan po ang boses, sir. RJ po, RJ. RJ, anong trabaho? Sa bahay lang po. Sa bahay. RJ, taga saan? Las Piñas po. Las Piñas. Bakit binubulong mo ang lugar at pangalan mo? Go ahead. Wanted. Wanted? Isumbong. Isumbong. Ano ba yan? Pangulong Dagong. Tito Bong, hindi ito wanted, Tito Bong. Ano ba? Tingnan ko nga kung nandito ba sa watchlist. Brad, wala ka sa watchlist pero parang nandito yung pangalan mo sa contact tracing. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Kung kaya po Pangulong Dagong. Ha? May dalawa pong babae na naniligaw sa akin. Sinuo ko. Yung maganda po. Pero, lagi naman po ako nasaktan. Dalawa ang naligaw sa'yo na magagandang babae, palagi kang sinasaktan. Silang dalawa, sinasaktan ka? Yung isa naman po, maganda din. Pero, yun na nanak, hindi ako sinasaktan. Pero, malagi po yung magsakit yung mata ko. Ano? Brad, ganito. Isulat mo sa papel, ha? 1,000 words, hindi na po ako uulit. Hindi na po ako uulit. 1,000, ha? I-submit mo sa amin dito bago mag alas 12. Karuha ng sumbong ni mo diha. Anak. Parang kinakausap niya ang kanyang sarili, Pangulong Dagong, Ate Chrissy. Ito. Go ahead. May sumbong dito. From Yance Diaz. Yes. Magandang umaga, Pangulong Dagong. Tito Bong and Ate Chrissy. Isusumbong ko lang, Pangulong Dagong, yung kasama kong si Mao. Bakit? Kinakausap kasi ang sarili pag nakainom. Yance ng Legazpi Albay. Ano? Ano daw po ang gagawin niya? It is because, Yansky, hindi mo kasi kinakausap si Mao. Eh, naghahanap siya ng kausap. O kaya kinausap niya ng sarili niya. Salamat ka nga, sumasagot din yung sarili niya. Bay, lasing ka na, bay? Oh, lasing na ko, bay? Hindi kaya, Pangulong Dagong, Ate Chrissy, ang kinakausap niya, yung konsensya niya. O kaya yung espiritu nung ano, nung ala. Pag kinausap pa niya yung konsensya niya, tatlo na sila. Kasali pa yung espiritu ng alak, apat na sila. Diba nakakatakot yan, Pangulong Dagong? Espiritu? Hindi, yung alak.
Ting. Kailangan mo lang mag-isip kasi. Huwag ka matakot dyan. Ah, sa espiritu. Sa konsensya. Di ba, pag kinakausap mo yan, nakakapangilabot ng balahibo yan? Yung espiritu. Hindi, yung konsensya. Depende, kung may sabon ka, makakausap mo yan. yung konsensya. Yung alak. Oy, nakakabaliw kaya yan. Yung konsensya, alak. Yung konsensya. Wala. Nalito naman, nabaliw. Tama naman, Pangulo Dagong, di ba? Oh. Bagay na bagay ka pala pag nabaliw ka. Nabaliw yung... Actually, may sumulat sa akin, kailan daw ako gaganap na baliw. Doon sa drama. Eh, kanino ka ba baliw, ma'am? Sa'yo, Pangulo. Next time, baliw next. Baliw na baliw sa'yo. Next, hello. Please be mine, Pangulo. Ay, sino to? May biglang babae. Hello? Kitan po ng Alfonso. Po? Kitan po ng Alfonso. Wala po si mama dito. Balik na lang po kayo bukas. Taga-Alfonso. Ano, Ethan? Kate-an. Ah, Kate-an. Kate-an. Ng Alfonso. Ay, salamat na Kate-an Ragyon. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Sumbong ko lang po yung kapitbahay namin. Bakit, Kate-an? Anong ginawa? Buhangin. 21 sacks ng buhangin. Eh, di naman sinasauli pa. Nang hiram? Opo, nang hiram po ng 21 sako na buhangin. 21 na sako na buhangin. Okay. Opo. Alam nyo bakit ang... Ma'am, bakit hindi pa rin naisauli yan hanggang ngayon? Because binibilang pa nila ang laman ng sako. Kaya matatagalan pa yan, ma'am. Mga 2 years, 3 years pa yan. Bakit alam mo, Pangulong Dagong? Bakit? Nagbibilang tatanong pa ito eh. Sabunutan kita. Na-curious lang ako, Pangulong Dagong. Mananaburot si Pangulong Dagong. Grabe! Alam mo kasi, mahal ko yan si Tito Bong. Kaya gusto ko nga mag-orasyon na tayo. Akala ko mahal mo siya kaya sasabunutan mo. Huwag, Ate Chrissy. Kasi baka magselos ka sa aking kagwapuhan. Ay, oo. Kasi ako ang kakalbo ulit sa'yo. Oras na muna, mga kababayan, mga idol, sa ating pinakamamahal na paorasyon. Para saan at para kanino, malalaman natin yan right after the Oremos. Sa lahat po ng ating mga kababayan, ako po'y nananawagan magpaorasyon para swertihin. Sabay-sabay bigkasin. Onod, bakag, bakag, onod, bota, laman, laman, bota. Onod, bakag, bakag, onod, bota, laman, laman, bota. Paorasyon kila M.A. Stella, Bars, Catherine, at kay Marvin Mark Bautista. Pati na rin sa mga nanonood sa ating ngayon, kay Joel Flores, Aljun Consigna, pati na rin kay Elvin Porpayas at Jobert Vertudas. Wag mong ilipat para hindi ka matudas. Kay Brian Christian Biernes, bisan na Thursday pa karon, in advance niyang pabatiin ang kanyang sarili. Si Joanne Masyado po siyang busy na kahit nasa ibang bansa siya. Gusto niyang i-shout out si Kuya Richie Benjamin Putian, si Joanne Masyado ng Dormitorio Marino. Mag-dive na kayo. Paorasyon din sa lahat ng staff ng Tahian diyan sa may Rizal. Nagipangunahan ni Hendrix Kaday, ni Benji na inaalok ng Bombay na kumuha daw ng panty na paluwagan, at sa lahat ng mga chismosa diyan sa Simona Rizal. Ipatahi ang panty at higpitan. Ito naman.
mga team solidos ng Atlas ay sa Cavite, Joseph Christian Norman Rodel, Angel Jari Delmer, Angelo Richard, J. Jerry, at ang Biosa si Ma'am Faye, Sir Jesper at Gerald Panot, at si Tito Budge, lalo na mga taga Biafos, Paranaque, si Pagas, mga Dasata Asosasyon, at kay Iranio de la Cruz, at Virgilio Froilan, mga taga New Manila, from Batang Balintawak, J. Calvadores, at si Jetro Crixos Crisiami. Maligo na kayo. Na orasyon kay Nika ng Team Puyaters at sa lahat ng Team Puyaters, nagising pa. Matulog ulit kayo. Sa lahat ng mga staff ng Cafe Levon, diha sa may San Isidro, Angono, Rizal, at sa lahat na rin ng mga staff ng HID Burger. Magpa-ads na kayo. Si Engineer John Andrew Bigasin, hanggang ngayon daw ang kanilang radyo perting kusuga ang lakas-lakas na sa loob ng kanilang store. Kasama si Miss Pamela Pam Tapit, ang kanyang husband, napakagwapo na si Mr. Napoleon Nap Tapit, at ang kanilang mga staff na si Patrick Atienza, si Darshel Kalakday, at saka si Matt Casas na nang hi hello kay Ate Chrissy. Magpa-ads na kayo. Ginesa Quiñones, Cecil Napoles, si Sir Poso, Kitchen Motol, Michael C. Son, Esmeralda Gabaw, Bernardo Bercando, Bibotario, Leticia Dulay, Bibi Napoles, Silin, Corazon Pajares, Gilo Darumay, Maribel Correa Corre, Alcel Rivera, DM Quiñones, Bicay Maquis, Cristita, Kulas, si Shutdown at Madeline Sanoria, at ay Jerry Casio, at sa kanyang asawa si Mabs at si Jerry. Na hanggang ngayon, Pangulong Dagong, hindi pa natapos bilangin yung kanilang pera. Ipamigay nyo na. At sa lahat ng staff ng Papi's Burger dyan sa Caloocan, naminaw daw karoon si Edward Francisco Caberos III. Magpa-ads na kayo. Bilisan nyo. Oras na mga idol para sa ating last talk featuring Ate Chrissy at Pangulong Dagong. Pangulo, last talk. Kalamansi o sibuyas? I'll go for calamansi. Kasi hindi ko ma-juice ang sibuyas eh. Hindi pa pang narinig na sibuyas juice. Okay. Ate Chrissy, last talk. Yes, go. Panty o bra? Bra! I don't wear bra. Panty, remember? I don't need panty yet. Go ahead. Yan di ba ang sinusuot ni Pangulong Dagong? Ay, oo. Hinihiram niya yung bra ko. Bra, bra. Ulala. Ginagawa niyang face mask. In fairness, mabango. Yung bra. Go ahead. Pangulong Dagong, last talk, suka o toyo? I'll go for suka. Suka na lang. Kaso maitim-itim yan na Pangulo. Yung toyo? Hindi, yung suka. Nahaluan na kasi ng toyo eh. Yung suka. Yung toyo. Grabe alat ha, toyo at suka. Ate Chrissy, last talk. Go! Mamili ka. Kangkong o upo? Upo! Bakit ka to matawa? Yan ba? Sandali lang, parang dito. Meron ako dito, ma'am, kaso may gulay ako dito, hindi lang upo. Sitaw lang, sitaw. Maliit yan, Pangulong Dagong. Ayoko niyan, kulubot din yan eh. Yung sitaw? Ah, yung ano ko, yung isa. Yung upo. Last but not the least, last talk, Pangulong Dagong, sino ang mas chick boy? DJ o
Bus driver. Alam nyo na ang sagot. Bus driver. Alam mo yung katagang basta bus driver. Sweet lover. Wala namang basta DJ sweet lover. Wala namang ganun. That ends our last talk. Para sa inyong mga iba't ibang klase ng inyong mga suggestions na last talk, i-PM nyo lang ako. Tito Bong ang aking Facebook page. PM is the key. Yes. Maraming salamat sa iyo, Tito Bong. You're welcome, Pangulong Dagong. And yon, nakasama nyo rin po si Ate Chrissy. Ang dami nang nababaliw sa iyo, Ate Chrissy. Marami. I know, pero baliw talaga ako kay Pangulong Dagong. Ay. Wagin tayo mabuhat. Pangulong Dagong mamaya. Maraming salamat para ma'am sa face mask mo na binigay. Naman! Pero nagsiselos kasi sa'yo, Pangulong Dagong. Hindi ko alam kaano-ano mo si Medica Gato Jade. Bakit siya nagsiselos? Selos na selos siya kay Ate Crazy. Bakit? Kasi hindi daw natin sinasagot ang kanyang tawag. Alam mo... Gusto daw niyang kausapin si Ate Crazy. Paunahan lang tayo dito, ma'am. Oo. Bilisan mo lang mag-dial. Talk to my lawyer. Of course, susunod na si Daddy Dong at Iska Morena para sa Emotions on I. Iiyak na naman yung mga taga-sixth floor niyan. Maraming salamat. And patuloy lang po na makinig kung gusto nyo manalo ng load sa ating quarantine dahil mamimigay ang inyong loading station ng load. Maraming salamat at please observe social distancing, maging malinis sa katawan, sa kapaligiran upang mabuhay po kayo hanggat gusto nyo! Oras mga idol, 12:03. Yung totoo! Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink.